hindi tama. Si Nebuchadnezzar, pinakain ng damot, ginawa siyang hayop. Ang kanyang anak, si Belshazzar, nakakita ng handwriting on the wall. Pagkatapos, inalis ang kaharian sa kanya at ibinigay kung sino ang magiging matuwid na haharap sa Panginoon Diyos. Anong tingin ninyo sa akin bilang pastor? Demonize. Ang reputasyon ko pinagsisira. Ngayon, hindi na ako buhay. I am a living dead. Kung walang Panginoon Diyos sa akin, pinatay na ako sapagkat lahat ng gadgets nasa sa kanila. Lahat ng gadgets ng Amerikanong yan nasa sa kanila. CIA, FBI, at sino pa ang kanilang mga kalamay dito na pinagbibili na nila. Ako, hindi ako drug lord. Ni minsan hindi ako nakatikim ng droga. Mulang-mula pa, inialay na ako ng aking ama na maging isang ministro ng banal na kasulatan. Hanggang ako'y lumaki, hanggang ako'y naging 74 years old, hindi ko po na-enjoy ang aking kabataan sapagkat hindi ako nagliwaliw. Ako po'y nangaral. 50 years na ako nangangaral. 38 years in the kingdom ministry. May isang sigarilyo hindi tumama sa bibig ko. May maliit na bisyo hindi ko pinasok. Ako po ay hindi nag-asawa. Ngayon inaakusahan ako ng napakaraming babae. Oh, ito po ang kasalanan ko. Binayaman ako ng Panginoon Diyos, akala nila sa akin. Single ako, kaya pinag-aagawan ako. Pagkatapos na ako'y maghihindi, mapapahiya, ibabaligtan nila sa akin. Yan ang tinatawag kong Potiphar's wife syndrome. Oh, hindi po ko nagsasalita ng ganito kasi mapapahiya ang mga babaeng yan. Oh, nag-aagawan sila. Mahirap man sabihin. Pinag-aagawan nila ako dahil nananawagan sa mga magulang. Mayaman na tayo mga pag nangyari ito. Sabi ko, hindi mangyayari yan kasi dedicated ako eh. Oh, napahira. Ngayon, binayaran at ngayon, pinabaligtad ang lahat ng istorya. Mahirap pong sabihin ko ito kasi masisira ka ng pagkababae. Napilitan lamang ako sapagkat ang buhay ko po'y nanganganib. Anytime pwede na akong kidnapin kung nakita ang aking lair, ang aking hideout. Anytime pwede na akong ligwakin. Ang aking mga power leaders, hindi na po natutulog sa compound. Kung saan-saan na lang po mga membro kami natutulog. Doon sa mga payak na mga bahay. Doon sa mga bahay na hindi kilala. Sapagkat lahat po kami nakalista na. Napapatayin, gugurgurin. Wala po silang takot kasi nasa kanila daw ang kapangyarihan. Mahal kong kababayan. Nagtatako ako sa sariling bansa. Sariling mga kumpaw namin na pinaghirapan. Hanggang sa kami na ako saan nagpapalimos. Pero yung aming po sinusulisit, tingnan ninyo ang humanitarian na ginagawa namin. May 5 wala kaming ninanakaw. Yung mga volunteers ko, walang sweldo. Araw at gabi, sapagat nagkikita namin ang mga kabataan Pilipino, pinabayaan ang mga politikong yan. Kami po nagsasacrifice para mapakain sila, mapaharad, na wala pong bayad. Pagkatapos, ang kababayan natin na nadiposta, kalamidad, walang tumutulong, kung may tumutulong man, politika, at may kabayaran. Nagtitiis po kami sa mga pag-aliposta. Sa paninira, inaangkin namin yung kasi malaki ang kanti namin sa langit. Ngunit pagkalakasalalay na ang ating mga kalayaan, lalo na sa kamay ng mga banyagang ito, na wala naman tayong ginawang masama sa kanila, tumutulong ang pag-ako sa Amerikang yan. Nag-donate ako doon sa malalayong lugar tulad ng Apalachian, na hindi nakapag-aral ang mga bata, bumalag kami ng napakalaking library para sila'y makapag-aral. Mga Amerikano po yan. Kinikilala ba nila yun? Kung nagsiselo sila sapagkat ako'y musbong sa bansang Amerika, problema na po nila yun. Kung ako'y binigyan ng ama ng isang sasakyang panghimpapawid para hindi ko madelay sa aking worldwide na gawain, kasalanan ko ba yun? Kung ako ay binigyan ng pampalipad na helikopter dito para mapuntang kong lahat ng aking satellite sa buong Mindanao, Pilipinas, kasalanan ko ba yun? Kasalanan
kubana, ako'y magkaroon para lang para makapag-aral ang mga bata na walang bayad? Kasalanan ko bang mayroong SMNI para hindi mabayaran at pagkatapos itong salot na CPPNPA na marami pinatay ng mga members ko? Ministro! At iba bang mga inosenteng Pilipino for 54 years ay magsasalita ng katotohanan na hindi natatakot? Ngayon kami ang tinatakot ninyo, nililigwak ninyo. Anong klase kayo kung hindi kayo tatayo ngayon, mga kababayan ko, sapagkat ako'y living dead na, wala nang kwenta itong buhay ko, iaalay ko ito sa bansang Pilipinas. Ako ang mamumuno upang kayo'y magkaroon ng kalayaan muli. Unang-una sa aking kababayan, sa Kingdom Nation, sa aking mga leaders na papatayin din, at sa lahat ng Pilipino nagmamahal ng kalayaan. Tatayo ako at ako ang mamumuno sa bansa ito para sa katuluhan at takot sa Diyos, para ibalik ang ating kalayaan at ang ating kaligtasan mula sa kamay ng mga banyaga na pinakabatian ni Rizal de la Bonifacio. Ngayon ang panahon ng pagtayo. Ayaw ko pong gawin ito. Hindi ako politiko. Ang mission ko ay isang pastor, isang alagad ng Diyos. Appointed sa magligtas ng kaluluwa. Ngunit hindi nyo kinilala yon. At ngayon sinisikil ninyo ang aming kalayaan na ma-enjoy namin ang labor namin for 38 years. Blood, sweat, and tears. Ang gabi ginagawa namin araw, hindi kami na polisiya ng ibang tao. Lumago ang bansang Karian. Ngayon, you are envying ng jealousy. Gusto niyo kami i-put down. Mapipilitan akong pupunta at mamumuno sa bansang ito para sa katwiran. Sasabihin ko sa inyo, pag ito'y kalooban ng Diyos, gagawin ko ngayon din, sapagkat ang buhay ko ay wala ng kwenta. Papatayin na din naman nila ako, ngayon tatayo na ako para sa kalayaan nating lahat. Mahal kong mga kababayan, ito po ang mahalagang mensahe ko sa inyo sa mga sandaling ito. Hindi ko po uuruan ang sinumang kumagkape sa bansa ko at sa aking kalayaan na ako mismo nagtatago sa aking sariling bansa within 74 years. Hindi po nangyari ito ngayon lang. Pangulong Bongbong Marcos, akala ko matuwid ka na tao. Ikaw, First Lady, akala ko matuwid kang tao. Totoo ba yung ginagawa ninyo riyan na